that's concerned. LJ Adel will transfer first to the prosecution press conference. That resolution will be in violation of the Article 229 of the revised penal code, which is punishable by 4.5 years up to 6 years. So, tataka po kami dito, parang tila pag kailangan ng defense, mabilis pong magpakita yung kanilang mga empleyado ng Supreme Court, pero the very same witnesses sa pinatawag namin noon ay hindi po nagpapakita nung aming pong pinapatawag. But we hope that the Supreme Court, particularly the Chief Justice, will allow these witnesses to come back when we call them on rebuttal. Siguro po, panghuli na lang na pwede po namin sabihin dito is that there was a figure, no, 21 million, na talagang, una, nakakagulat po na ganun kalaki daw yung kinikita ng ating Supreme Court Justice. But anyway, we will go through that tomorrow when we do our cross-examination. Pero let's not forget that each and every property that was bought as well as the deposits that the Chief Justice has, kung tingnan lang po natin yung limang properties na binili nila, mag-asawa, La Vista, Burgundy, yung Columns, Bellagio, Bonifacio Ridge, nag-amount po yan to 31.85 million pesos just on the properties alone. So kahit po may sabihin po natin, let's even assume that the 21 million, sasabihin nila, kita nyo po, ang laki-laki ng kinikita ng Chief Justice, 21 million, bawas pa po natin doon yung expenses nila. Just on the Bellagio property, nalaman na po namin ang condominium juice po doon is 70 pesos a month. So, 70 pesos per square meter. So, at 303, that's roughly, ano ba yun? Masama mathematics ko eh. Ha? 700, so mga 21,000, 700 per square meter. Sorry, 700 per square meter. So, that's... Oh, corporate. So, that's 70,000 per... 700 pesos... 70 pesos Bellagio. So 70 times 300 is about 21,000. 21,000. Basta 21,000 yung condominium juice lang, no? Sorry po, abogado po tayo kaya hindi tayo nagmedisina eh, ha. So even a condominium juice for one property, that's already 21,000 a month. So you can imagine the list of expenses, but let's not forget that just in terms of property accumulation, buying 5 properties that have already been put on record is already almost 32 million. Yung real properties pa lang yun. Eh, paano pa yung 31 million na na-uncover nung 2010? Paano pa yung 37 million na kanila pong na-terminate na time deposits nung 2011? Paano pa po yung mga dollar accounts? So, tingin po, yun ang inaantay po namin kung paano po hihimay-himayin nila at may papaliwanag pagdating po dyan. Pagdating po dun sa pangalawang witness, I'll turn over to Before pumunta tayo sa pangalawang witness, dagdag na lang dun sa sinabi about the Supreme Court. Mukhang napansin rin ng mga senador yung double standard dito sa pagbibigay ng permiso sa mga magtitestigo na taga-SC. I also saw Court Administrator and Spokesperson Maydas Marquez. He's also here, no? So mukhang siya ay magiging witness din. At talagang clear na clear po, bakit sa kanila okay, pero sa amin hindi. I-contrast na lang po natin dito sa House of Representatives na once sa kinailangan, andyan po si Representative Bolet Banal, si Representative Toby Tiangco, nagsalita at hindi naman kami nag-object at in fact, pinabayaan lang po natin. So yun ang siguro nakikita nating contrast, no, dun sa attitude towards presenting or maging bukas sa pagtitestigo. Tsaka malinaw yun, no? Even with Congressman Toby or whoever wants to volunteer, hindi natin pipigilan. But even in the case of Justice Sereno, even if assuming that she wanted to volunteer, she would have been punished under that February 14, 2012 resolution. Paparusahan po siya. Kasi yung Congress, pwede naman kami pumasa ng resolution in the majority caucus na preventing members from speaking about what happened in the caucus of December 12. Pero hindi namin ginawa yun. Pagdating po sa pangalawang witness, simulan po natin is if you will see the cross-examination is being done by Attorney J.J. Justiniano. Ang objective po talaga natin dyan is, if you will see, is to test the credibility of the witness. The witness was presented primarily para po ipakita
na yung mga properties nila Chief Justice at ang kanyang may bahay sa Marikina ay hindi na daw po nila pagmamay-ari, kaya hindi nila dineclare. Dahil binenta daw po ito noong 1990 sa taong ipinipresenta po nila si Mr. Vicente. Now, marami po in the process of the cross-examination, parang itong witness po natin, sa tingin po namin, parang imbis po nagdala ng kalinawan, ay mas nagdala pa ng maraming katanungan at tila parang mas lumabo pa yung usapin kung lumipat na talaga yung titulo. Binenta po ito sa isang deed of absolute sale daw po, sabi ng witness noong 1990. Pero these very same properties appears in the 1992 sal-en of the Chief Justice. Nandun pa rin ho ito sa unang-unang sal-en po na kanilang prinisinta o in-accomplish. Pangalawa, yung deed of absolute sale was notarized before a notary na napatunayan na po, may certification, na isa pong peke. Hindi po o wala pong lisensya, hindi po kinikilala ng City of Makati based on a certification coming from the city. So, malinaw po yun, no? Na walang karapatan o hindi siya kilala, wala siyang otoridad. So, apektadong-apektado po yung integrity ng deed of absolute sale. Malinaw din po yung surrounding the deed of absolute sale ay hindi rin po hindi rin malinaw yung sirkumstansya. Pag tinatanong siya, saan nyo pinapirmahan, sinong iyong kasama, sabi niya nung una, kasama ko si Mrs. Corona, saan kayo nagpunta? Doon po sa Makati, pinapadescribe sa kanya, hindi niya po niya maalala. Pag kayo po'y bumibili ng property, pitong lupa, tingin ko po, lalo sa katulad niya na hindi naman araw-araw ay bumibili ng lupa, tingin ko yung mga ganyan circumstances, kahit paano maalala po ninyo. Yun po ang process ng cross-examination. In fact, sabi ho niya, so nung pumunta kayo, kayo lang ni Ms. Corona, opo, kaming dalawa lang. Nung pinapakita na sa kanyang yung dokumento, bigla nakita niya nakapirma pala si Chief Justice, sabi niya, hindi, kasama ko pala si Chief Justice doon. Dahil nakapirma po siya doon na pinsan, na testigo. At siguro po, parang panghuli, malinaw po na naipakita na lalo po nagdadala ng maraming katanungan is that the buyer or this person who is purporting to be the owner now is actually the second cousin of the Chief Justice. So it's been 20 years, there has been no transfer. The title remains in the name of Mrs. Corona. It remains effectively a conjugal property. There has been no transfer. And to us, that brings us more questions than answers. Dagdag din po yung sinabi niya na hindi niya mailipat dahil yung transfer tax hindi niya mabayaran dahil nagpagawa daw ho siya ng bahay. And yet, nung tinanong sa kanya, magkano ba yung transfer tax, hindi niya maalala. So parang inconsistent, di ba? Sabi niya, hindi niya mabayaran dahil masyadong mataas. And yet, hindi niya alam yung actual amount na kailangan niyang bayaran. So that's dagdag dun sa mga inconsistency na nakita ni Congressman Kimbo. Tsaka yung real estate taxes, nasa pangalan pa po ni Mrs. Cristina Corona, no? Tapos yung, siguro sa mga ilang nakabili na po ng ari-arian ng lupain dito, yan ang unang gagawin nyo pag nakabili po kayo, sisiguraduhin nyo na nailipat po sa pangalan ninyo. Kasi pag may nangyari po sa inyo, pag namatay po kayo, God forbid, ano? Pero syempre gusto mo pumunta po sa mga kamag-anak nyo po yun, di ba? Especially in this case, may anak po siya. Hindi ba yun ang iniisip niya? Kasi kung namatay po siya, nasa pangalan pa po ni Mrs. Corona, pag-aawayan po yun. Yung tatlo ang anak ni Mrs. Corona, Chief Justice po ang asawa niya, siguro it's more in accord with logic, with common sense, with common practice, na ilipat kagad yon. So, yun lang ang nakikita namin na medyo curious dito sa kanyang narration of facts. No? At siguro, tandaan nyo, tinanong ni Senate President, meron ka bang anak? So, significant yung question na yon, hindi masyadong napapansin ng marami. Significant yon because kung meron kang anak, meron kang heir. So, ibig sabihin, paano yan? Kapag sumakabilang buhay yung may-ari nung, o kung sinong may nakalagay sa titulo, wala kang karapatan. Maghahabol ka talaga dahil bagamat bayad ka na, ikaw sabi mo, ikaw nagbabayad ng real estate taxes, ikaw nakatira doon. Pero ownership is still in the name of Mrs. Corona. The real estate taxes are still in her name. So whoever is in the title, if that person passes away, God forbid, wag naman po sana, pero yun po ay mapupunta doon sa
heirs nung nakalagay sa titulo. So tinatanong ni Senate President dito kay Mr. Vicente, wala ka bang anak? Kasi kung meron kang anak, siguro normal sa iyo yun na ikaw yung nagbayad na, nakatira ka na dyan, kailangan ipalipat mo yan. Kasi kawawa naman yung mga heirs mo kung may mangyari doon sa tao na nakalagay yung titulo, hindi na pala yung may-ari, sa kanila may iiwan yun. Because in our country, just like him, sabi nga po natin, bumili na siya po ng bahay at lupa. Alam po niya ang ibig sabihin, title always determines ownership. It is not possession. Kahit po sa ating pong batas, kahit ipagtanong po ninyo, possession never ripens into ownership pagdating po dito. Hanggat hindi po nalilipat ang titulo, the presumption is nasa pagmamay-ari pa rin po ng kung kanino, nasa kaninong pangalan po ito. At meron pa pong implikasyon yun, yung hindi paglipat ng pangalan. May possibility ng double sale kasi nasa pangalan pa po ni Mrs. Cristina Corona. Pwede niyang ibenta ulit sa iba yun. At paniniwalaan po yun dahil wala naman pong notation dun sa Registry of Deeds na nabenta na ito pero hindi pa nababayaran yung tax. So in effect, pwede pang ibenta po yun eh. Yun ang risks po na i-undertakes. At very uncommon po yan sa tingin ho namin. Ang isa pa, on the larger picture po, ang nakikita ho natin ay ito ay isang magandang halimbawa ng halaga po ng cross-examination ng isang witness. Kaya gusto po namin na si Chief Justice o si Mrs. Corona at si Mrs. Corona ay pwedeng pumunta po rito para ma-cross-examine. Pag sa media lang ho kayo nagsasalita, hindi pwedeng ma-cross-examine, hindi pwedeng i-probe po yung testimonya. Tulad ng sinabi po nung witness ngayon, nung pre-nobe po nung ni Attorney Justiniano sa cross-examination, mas maraming na uncover o na ilabas na mahalaga na natetesting kumbaga yung credibility ng isang witness. All right, we break away from that press briefing being given by the spokespersons for